This is Rama again. Welcome to another video. So, finally, magagawa ko na yung ang dami-dami nag-request ever since na in-upload ko yung first video ko na house tour and then yung mga Tuvalu kasi nakikita-kita to sa house namin yung DIY sunburst mirror. So, finally, nagkaroon ako ng time para magawa kasi medyo time-consuming siya dahil mag-spray pa, mag-dedicate. So, eto na nagkaroon ako ng time. So, ituturo ko na agad. Pero, before that, papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga materials na kailangan. So, syempre, kailangan natin ng mirror. Ito yung ordinary mirror lang na nabili lang sa palengke. Pinabili ko lang to sa palengke. Mga 30 to 50 pesos. Mga ganon. Basta hindi lalagpas ng 80 pesos or 100. Depende sa inyo kung ano yung makikita nyo. Tapos tatanggalin na lang natin itong frame kasi kailangan lang natin yung mismo mirror. Ang size nito is around 6 to 7 inches. So, depende rin sa inyo kung anong gusto nyo. Kung yung gusto nyo mas malaki pa. Pero lalaki pa kasi ito eh. Kasi pag nagdagay tayo ng mga stick pa sa buong paligid niya. So, ito yung gamit ko. And then, barbecue sticks. Pili lang kayo. Nabili ko ito sa SM Hypermart. Pili lang kayo nung matulis yung dulo niya para maganda yung effect. Tapos, syempre, makinis niya para maganda-ganda naman yung kalabasan, diba? So, meron akong isang pack ng super haba. And then, ilalagay ko yung mga sizes din sa description. Tapos, dalawang shorter size. Tapos, dalawa rin yung shortest. Ito, hindi masyado matulis yung dulo. Tapos, gold spray. Na-order ko to sa Lazada. Bosni yung brand niya. Brass Gold number 182. Pero nasa inyo pa rin kung anong shade ng gold yung gusto nyo. Pwede naman. Ito lang yung prefer ko kasi maganda yung hindi ganun ka ano yung pagka-gold niya. Lalagay ko rin yung link below. And then, syempre, glue gun. Tapos, glue stick. And chain or any tali na meron kayo para to sa paghang sa likod. Or then paper or any. Ito felt cloth to eh. Marami ko sa kong ganito. So para sa likod to mamaya makikita nyo. Then ito pang cover to sa plastic plate lang to. Pang cover dito para pag nag-spray. Hindi malalagyan to. Pwede naman masking tape. Ito lalagyan nyo to ng masking tape. Para pag nag-spray kayo, hindi malalagyan yung mismo mirror. Kasi medyo messy pag nag-spray. Tsaka mahirap tanggalin. So, yun, start na natin at medyo matagal-tagal ito. So, ito, closer look lang sa mga materials ulit. Ayan. Gold spray, mirror, plastic plate, or masking tape, pwede rin. Nag-add na rin ako ng ball pen tsaka ng ruler. So, ginuhitan ko na yung back part ng mirror para sa pizza. Para meron tayong guide, yung para sa mga mahaba na sticks. Then, start na tayo magdikit dito sa center. Yung sa outer, etong matulis na part ha.
nakumpleto na natin lahat yung may lines na ginawa natin. So, 2, 4, 8. 8 sticks sila lahat. So, susunod naman, itong center. Ayan, lahat ng center. Sila naman yung same size. Same size din na stick. And, o nga pala guys, pagka maglalagay kayo ng stick, make sure na pinipindot nyo sila, yung tinatap-tap-tap nyo para dumikit ng maayos. Ito na sa na buo na to, itong buo na puro mahabang stick. Ang next naman natin is yung shortest and longest. Parang alternate siya. So, shortest, longest, shortest, longest. Ayan, dahil tig-dalawa na lang yung kasha. So, okay lang yan. Pag, actually, pag nabuo na yan, hindi nyo na mapapansin minsan yun. Pero syempre, make sure lang na itong inner circle na to, ng line nila, pantay-pantay sila lahat. Para naman yung outer, medyo pantay din. Kahit di super perfect. Kasi nga pag nabuo na yan, hindi nyo na yan masyadong mapapansin. Lalo na pag may spray paint na. Guys, merong magkakaroon ng ibang space na sobrang laki para sa dalawa. So, tulad nito, ang ginawa ko, di ba, dito sa mga nakaraan, isang short, isang longest. Isang short, isang long. So, dito, dahil malaki yung space niya para sa dalawa, para magkakaroon masyado ng gap, ginawa kong short, long, short. So, sa mga susunod, ganun din. Pero, like ito, mukhang dalawa lang ang kasha, itong sa space na to. Short and long lang. Hindi naman na mahahalata yan eh, after na mabuo na. So, huwag kayong mag-aalala kung ganun.
kumpleto na yung back part niya, makikita nyo. Sorry naman, hindi masyadong perfect circle. Pero, ayan. So, next step is para ma-make sure natin na matibay siya, lalagyan natin, ulitan natin sila ng glue gun, glue stick sa lahat. Ayan. Para mas sure na, ayan, para ma-make sure na hindi sila matatanggal basta-basta. So, eto na siya. Nalagyan na natin siya ng glue stick lahat para parang nakalock na sila. Hindi na sila may tendency na matanggal. So, before nyo pala ispray yan, make sure na natanggal nyo yung mga maliliit na yung mga sobra-sobra ng glue stick sa mga stick para pag inispray yan, hindi sila masasama. Pangit kasi pag kami mga ganyan, so linis-linisin nyo siya. Then, start na natin ilagay yung chain sa likod. So, ganito lang siya. Tapos, lagyan natin siya ng felt cloth or anything or paper. Pwede na rin. Para malock siya. Ayan. Ah, pasok. Ayan. Ganito ulit. Ayan, yun lang siyang matuyo muna. Huwag niyo muna siyang hihilain. Para matuyo muna mabuti yung glue. So, ayan na siya guys. Ready na siya. So, ito yung sinasabi ko. Alisin nyo na lang yung mga sobra-sobra na yan. Tapos ayan o, medyo, hindi yan perfect sa likod, diba? Huwag kayo mag-alala, hindi naman yan makikita sa pag nakaharap na, lalo pag na-spray na, hindi nyo na makikilala to. So, spray time na tayo. So, eto na guys. Finally, tapos na. Na-sprayan ko na yung buo. So, ilalagay ko na siya dito sa... Oh, diba? Worth it. Diba? So, murang-mura lang siguro. Wala pa tong 500 pesos na project. Tapos, hindi ko rin naman nagamit lahat ng stick. Parang isang plastic lang. Or depende sa size kasi ng mirror. Usually, pag syempre, mas malaking mirror, mga 2 packs, ganun. Pero, tayo na rin ba? Ay, ano pala? Mga 500 din siguro. Kasi yung bili ko sa spray is 200 plus eh. Basta lalagay ko yung link para makita yung price. Pero, hindi naman kailangan sa Lazada. Alam ko meron din sa mga mall niyan na ganyang spray or kahit nga ibang shade ng spray pwede nyo gamitin. O, diba? Bongga. So, ayun siya. Thank you for watching and please don't forget to subscribe. And kung meron pa kayong ibang DIY na request, or item na gusto niyo ipa-review, just comment down below and tutorial natin yan. Thank you!